Binondo ay bahagi po ng Maynila. At ang Maynila ay Pilipinas. Ang Maynila ang kapitolyo ng bansa. Chinese ang gumamit ng maling business address na nagsasaad ng ganito. San Nicolas, Binondo, Maynila, Province of China. Yan po ang lubos na kinagalit ng mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. At dahil dito ang naturang negosyo, ayon kay Isko Moreno ay lumabag sa batas or violation ng misrepresentation of business address. At dahil dito, inutusan ni Isko Moreno ang kanyang mga tauhan na puntahan ang naturang tindahan. At dahil nga dito, nakita nila ang mga produkto at agad-agad niya inutusan ang kanyang mga tauhan na ipasara na ang tindahan. Kaya po, immediately, hindi po katanggap-tanggap sa akin bilang Pilipino, bilang Manilayo. Sa video ito, makikita po natin sa bandang kaliwa ang mga negosyo o tindahan na ipinasara ni Mayor Isko Moreno. At ito naman po, sa bandang kaliwa uli, makikita naman po natin ang mga produkto ng China na may nakasaad na San Nicolas, Binondo, Maynila, Province of China. Yan po ang lubos na kinagalit ng ating butihing mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. At bukod pa dito, natuklasan ni Mayor Isko Moreno na ang naturang tindahan o negosyo ay walang business permit upang magtinda ng mga beauty products kagaya nito. Ayan po, makikita po natin sa video sa bandang kaliwa ang mga produkto na binibenta na walang business permit po. Ila ay sa China. Ilagay pa yung province of China. Hindi po ako governor ng China. Mayor po ako ng Maynila, Philippines. Yan po ang address ng Maynila. Ulitin ko. Manila, kapitolyo ng bansa. Ang bansa ay Pilipinas at ang Pilipinas ay malaya. May sariling sovereignty ang ating bansa. So beware. At ngayon, ating pakinggan ang ating butihing mayor ng Maynila sa kanyang nararamdaman o saloobin tungkol sa pangyayaring ito. We will protect you. Lalo na po sa mga foreigner na magustong magnegosyo sa Maynila. Ito po, panoorin niyo po itong video ito para malaman niyo po at maunawaan ang batas ng Maynila. At no way, no way na kayo ay harap-harapang aalipustahin ang aming lungsod. You have no place in Manila. Those who will do illegal business in the city. More so with foreigners. Muli, mga kababayan. Kung kayo may mga impormasyon, tulungan nyo kami maging mabuti at epesyente sa aming paglilingkod sa inyo. Aming po itong tatanggapin at itatabi namin ang inyong pagkakilala. Proteksyon na namin kayo. At sana po, kung hindi kalabisan, please share this broadcast so that everybody will be informed in the action taken by your city government against these unscrupulous foreigners who are doing illegal business in
City Hall. Magandang araw po. Manatili. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.